Hindi na siya magpapaapekto. Ito ang sinabi ni Arabella kagabi, pero mukhang hindi mangyayari ang sinabi niya. Hindi niya magawang ngumiti, habang pilit na sinusubuan ni Bianca ang amo niya. Masama ang tingin niya ngayon sa binata. Nako, kapag ito talagang umanga, at nagpasubo kay Bianca, lalagyan niya ng sili ang pagkain nito sa loob ng isang linggo. Nag-iwas siya ng tingin, nang makitang nakatingin sa kanya ang amo niya. Nakita pa niya ang bahagyang pagngiti nito. Anong kangiti-ngiti ngayon? Porke sinubuan lang, ngingiti-ngiti na. Ham, it's delicious, Bianca. You cooked all of this. Halatang nasarapan sa niluto ni Bianca si Drake. Yes, love. Ako ang nagluto lahat ng ito. Muntik na ni Arabella na may buga ang kinakain. Ano daw? Ako ang nagluto, ng lahat ng nakahain. Sigaw ng utak niya. Bakit nagsinungaling ito? I'm so glad that you like all of this food. Akala ko kasi ay hindi mo magugustuhan, dahil akala ko ay matabang. Nakanguso pa na sabi ni Bianca, na halatang nagpapakyot. Lukot na lukot ang mukha ni Arabella. Hilahin kaya niya ang nguso nito. Gusto pa naman sana niya si Bianca, dahil mabait ay sweet. Pero mukhang ang pagkagusto niya, ay napalitan na ng inis ngayon. Nahuli niya ang amo niyang binata, na nakatingin sa kanya. Tila tuwang-tuwa ito. Teka, parang sa kanya pa ito natutuwa. Anong nakakatuwa? Gusto yata nitong subuan niya ng tinidor, hanggang sa ngala-ngala. Don't you like the food, Arabella? Tanong ng amo niya sa kanya. Oo nga, Arabella, hindi mo ba nagustuhan ang luto ko? Tanong pa ni Bianca. Kita niya ang pagpipigil nito ng ngisi. Busog na ako, Sir Drake. Salandian yung dalawa, bulong niya sa huling sinabi. Tikman mo ito, love. Sinubuan ni Bianca si Drake. Masarap ba? Malambing na tanong pa nito sa binata. Tumingin sa kanya ang amo, bago sumagot. Yes, I really like it, Bianca. Pwede ka na mag-asawa. Masarap ka kasi magluto, nakangiting sagot pa ng binata. Iniwas ni Arabella ang tingin, at pinilig niya ang ulo. Kalma, Arabella, kunwari ay wala kang naririnig, at nakikita. Kausap niya sa sarili, pero kahit anong pigil niya, na huwag tumingin sa mga ito, ay hindi niya magawa. Dahil ang traidor niyang mata, ay gustong gusto na nasasaktan. Kitang-kita niya kung paano magbulungan ang dalawa, at magngitian na talaga namang kinakainit na ng dugo niya. Malakas na ibinagsak ni Arabella ang kutsara, at tinidor sa plano niya kaya tumingin sa kanya ang dalawa. Tapos na ako, inis na sambit niya, akmang aalis na siya nang magtanong pa si Bianca. Busog ka na, plastic niya itong nginitian. Oo, tumingin muna siya sa amo niya, may nakapaskil pa ng ngiti sa labi nito. Busog na ako. Salamat po sa inyong dalawa. Aniya bago iniwan ang mga ito. Pagdating sa kusina ay inis na inis siya. Siya daw nagluto. Wow ha, akala ko mabait, pero sinungaling naman pala. Bumuga siya ng hangin. At ang amo niya naman ay tuwang-tuwa pa na nilalandi. May paabi-sabi pang, do you feel it, Arabella? Cause if your heart, beating fast right now. Well, I feel the same way too. My heart is now beating, for the first time, and it's because of you. Pinalaki niya ang boses, bilang panggagaya sa boses ng amo niya. Sinungaling, nakakita lang ng maganda, nakalimutan na ang sinabi sa kanya. Bakit? Maganda din naman siya. Hindi matalino, pero maganda. Hindi mayaman pero maganda. Nanghihina na umupo si Arabella sa upuan. Puro ganda lang, wala nang iba. Sa bagay, sino ba naman siya para magustuhan, talaga ng amo niya. Trip lang talaga siya nito, at wala nang iba pa. Teka, bakit ba nagagalit siya? Hindi ba ito naman ang gusto niya, dahil hindi naman sila bagay na dalawa? Ito nga ba ang gusto niya? Kinabukasan ay bumangon si Arabella, dahil sa isang katok. Nakangiting mukha ni Bianca, ang bumungad sa kanya. Arabella, let's go shopping. Hindi na siya nakatanggi, nang hilahin siya nito palabas ng kwarto niya. Sandali lang po, magpapalam ako kay Sir. Magbihis ka. Dali na, Arabella. Pinaalam na kita kaya Terena.
Halata ang pagka-excited sa mukha na sabi ni Bianca. Wala siyang nagawa kundi maligo ng mabilis, at magbihis dahil hindi talaga siya tinigilan ni Bianca. Pagbukas niya ng sasakyan, ay ibang tao ang nakaupo sa driver's seat. Akala niya ay si Bianca ang magdadrive. Nanlaki ang mata niya, nang pagtingin niya sa likuran, ay magkatabi ang amo niya at si Bianca. Kasama pala ang amo niya. Pinilit niyang huwag mapasimangot, nang makita ang kamay ni Bianca, na nakakapit sa braso ng amo. Kaaga-aga pero mukhang masisira ang araw niya. Habang nasa biyahe, ay madalas siyang tumingin sa rearview mirror, para tingnan ang dalawa. Nagbubulungan, at mahinang nagtatawanan. Akala niya ay hindi talaga ngumingiti ang amo, at tumatawa. Akala niya ay sa kanya lang ito napapangiti, at napapatawa pero hindi pala. Ang sasakit sa matol na pangiti siya nang may naisip. Manong epreno mo may pusa. Sabi niya sabay turo sa daan. Saan? Tarantang tanong ng matandang driver, saka mabilis na nagpreno. Paimpol siyang tumingin sa dalawang nasa likod. Naka-seatbelt naman pala kaya walang pakialam, at tuloy lang sa landian. Wala na po, manong. Lumipad na po to the moon. Kakamaw-kamot ang driver sa ulo, na wala naman buhok pagdating nila sa mall ay agad na bumaba ang dalawa. Nakalimutan pa yatang may kasama ang mga ito, at iniwan siya. Noong nakaraan lang, ay pabukas-bukas pa ng pinto ng kotse ang demonyong iyon. Tapos ngayon, iniwan ako. Bubulong-bulong na sabi ni Arabella, kaya naman ang driver ay nakatingin sa kanya, na nagtataka ang mukha. Akala pa yata ay nababaliw na siya. Nakaabrasat pa si Bianca sa amo niya, habang naglalakad ang dalawa. Bumubulong-bulong pa si Bianca, at saka titingin sa kanya, na parang ng asar. Buizet! Ano ito? Ginawa lang siyang chaperone, sa date ng mga ito. Samantalang noong nakaraang araw lang, ay magka-date pa silang dalawa. Lakas talaga ng tama ng amo niya. Pati siya ay nagawang pagtripan. Mabuti na lang, at hindi pa siya nahuhulog rito, napahinto siya sa paglakad. Hindi nga ba, Arabella? Tanong ng isang bahagi ng utak niya. Napalunok si Arabella, sa sariling tanong sa sarili. Puro siya tanggi. Pero bakit parang nagsisinungaling, lang siya sa sarili niya? Kung hindi pa siya hulog, bakit nasasaktan siya sa nakikita niya ngayon? Bakit siya nagseselos, kung wala siyang pake, at nararamdaman? Hinawakan niya ang dibdib. Bakit tumitibok ito ng mabilis, dahil sa amo niya? Tumingin siya sa amo niya, at kay Bianca. Kinagat niya ang labi at nagyuko ng ulo. Kumpirmado. Hulog na nga siya. Hulog na hulog na. Malungkot siyang napangiti. Paabi-sabi pa siya na hindi siya mahuhulog sa binata, pero heto siya ngayon nasasaktan. Pasabi-sabi pa siya na hindi sila pwede, dahil maraming dahilan, pero bakit gusto niyang bawiin lahat, nang sinabi niyang iyon. Wala naman siyang laban kay Bianca. Maganda na ito, mayaman pa. Eh siya, ganda lang ang meron. Saka hindi naman talaga siya gusto ng amo niya, dahil trip lang naman talaga siya nito. Sino ba siya para magustuhan? Tulad nga ng sabi ng amo niya, isa lang siyang hampas lupa, boba, tanga at walang kwenta. Pinasakay lang siya, sa mga matatamis na salita. Para ano? Para sa huli ay pagtawanan. Para maipamuka sa kanya na tama ito, sa kagustuhan na umahan sa hirap, ay lalandiin ang mayayamang katulad nito. Naalala niya, ganito ang sinabi sa kanya ng amo niya, tungkol sa kanila ni Sir Liam. Kaya napaka-imposible na mahalin siya nito, tulad ng nararamdaman niya ngayon. Tatanggi pa ba siya? Oo, mahal na yata niya ang amo niya. Nilabas ni Arabella, ang mamahaling cellphone na binigay sa kanya ng amo niya, nang tumunog iyon. Mabuti na lang, at nagpaturo siya kay Renz, kung paano gumamit ng cellphone na ito. Kaya nga nakukontakt na niya si Aling Nena, ngayon para kausapin minsan ang nanay niya. Sa sunod ay bibilhan niya ng cellphone, ang nanay niya. Kahit iyong mumurahin lang, ang mahalaga ay may contact sila. Hello, who you? Agad na bungad ni Arabella, matapos sagutin ang tawag. Where are you? Kumunot ang noo niya. Pamilyar ang boses nito. Teka, kaboses ng amo niya. Nilaybat niya ng tingin ang paligid. Hindi na niya nakita sa unahan, si Bianca at ang amo niya. Mukhang nawawala na naman siya. Bakit bigla ka na lang nawala? Nasaan ka? Bumusangot siya.
Fuyu ka nga ulit. Tanong niya, kahit alam na niya kung sino ito. Patanong-tanong pa ang lalaking ito. Samantalang busy sa paglalandian kanina, at parang walang pakialam sa paligid, tapos ngayon hahanapin siya. Maglandian na lang sila, mga buwizet, ang sasakit sa mata at sa puso. Damn it, Arabella, you know who I am, so stop pretending you didn't know me. Kung dati ay natatakot siya, kapag ganito nagalit na ang amo niya, pero ngayon ay hindi. Umirap siya kahit hindi niya ito kaharap. Hello, oy, nawawalan ng signal. Ano ulit yon? Hindi kita marinig, pagkukunwari niya. Hello, hello, gigil na pinatay niya ang tawag. Maglandian na lang kayo, wala akong pakialam. Masakit naman kayo sa mata. Gigil na sigaw niya, habang nakatapat ang cellphone sa bibig, na parabang naririnig pa rin siya ng kausap niya. Natigilan siya, paano kung umuwi na ang mga ito? Wala siyang pera, teka paano siya uuwi? Parang bata na nagpapadyak si Arabelle dahil sa inis. Kasalanan ito ng dalawang iyon, eh. Tila may iyak na siya anumang sandali. Nilaybat niya ng tingin, ang malawak na paligid. Para masigurado kung umuwi na ang dalawa, ay bumalik siya sa parking lot, kung nasaan ang sasakyan ng amo niya. Nakahinga siya ng maluwag, nang makitang andoon pa ang sasakyan. Mabuti na lang. Habang papalapit na siya, ay napansin niya ang amo, na nakasandal sa kotse nito habang lukot ang mukha, na nakatingin sa cellphone na hawak. Napangiwi siya. Hindi kaya dahil sa kanya, kaya ganito ang mukha nito ngayon. Bakit ba palagi ka nalang nawawala, ha? Inis na tanong ni Drake nang makalapit siya. Kasalanan mo. Mahinang bulong ni Arabelle. What did you say? Mas lalong nalukot ang mukha nito. Ang sabi ko, sir, pasensya na po. May nakita kasi akong napakasakit sa mata, kaya napapikit ako tapos pagdilat ko, wala na po kayo. Palusot niya. Teka, nasaan nga pala si Bianca? Nakita niya kung paano nawala, ang lukot sa mukha ng amo niya. Ngayon ay parang ewan na todong ngiti ito. Anong kangiti-ngiti sa sinabi niya? Kung alam lang nito, na ang tinutukoy niya ay silang dalawa ni Bianca, tiyak na hindi ito makakangiti ng ganito. Sir, tapos na ba kayo maglandian? I mean, mag-date po. Bawi ni Arabella agad sa unang sinabi. Saglit na tumalikod ito bago sumagot. Yes, ngumiti siya ng matamis, pero sa likod ng ngiti niya ay inis na inis siya. Ganito ba talaga ang mga lalaki? Kaya makipag-date sa iba't ibang babae, sa loob lang ng ilang araw. Aba kung ganoon ay malupit. Kaya ayaw niya magnobyo eh. Nakakatakot na baka maging katulad siya, sa nanay niya na hindi swerte sa lalaki. Mas mabuti pa ang maging single, at magtrabaho ng magtrabaho, para magkapera at tumulong sa pamilya. Ang hirap nga lang labanan ang feelings, tulad ngayon. Naiinis siya dahil mahal na niya ang lalaking nasa harapan niya. Muntik malukot ang mukha ni Arabella, nang lumabas ng sasakyan si Bianca, at kumapit sa amo niya. Iniwas niya ang tingin sa braso ni Bianca, na naka-abrasetti sa binata. Ang sakit talaga sa mata. Arabella naman, dapat ay mag-show shopping pa kami, eh. Nag-alala kami kaya bumalik kami dito, hopang nababalik ka dito, at tama nga kami. Saan ka ba kasi nagsusuot? Hindi ni Arabella sigurado kung totoo ang pag-aalala sa mukha ni Bianca, o nagpapanggap lang ito. Ang hirap hulaan. Gusto mo bang umuwi na, Arabella? Kinagat ni Bianca ang labi at saka malanding tumingin kay Drake. Ipapahatid ka namin sa driver, kami na lang ni Love ang mag-iikot. Hindi ako uuwi, putol niya rito. Kinagat niya ang loob ng bibig. Bakit kailangan sumigaw, Arabella? Baka mamaya ay makahalata pa ang dalawang ito, na selos na siya. Naningkit ang mata niya nang makita na magbulungan ang dalawa. Mga buwizet na ito, mahina niyang bulong. Madapa sana kayong dalawa mamaya. Nakangiti na tumingin sa kanya si Bianca. Kung yan ang desisyon mo. Well, tara na. Biglang sumaya ang boses nito, at parang tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa sigurado dahil tuloy ang date nilang dalawa. Kahit sobrang sakit sa mata, at sa dibdib ay pilit ni Arabella na kinaya. Bawat pagbubulungan ng dalawa, ay naninangkit ang mata niya. Gusto niyang gumitna, at paghiwalayin ang dalawa. Pero alam niyang hindi pwede. Sino ba siya, di ba? Isa lang naman siyang kasambahay ng mahal niya.
Tumigil sa paglakad ang dalawa, at huminto sa isang jewelry store, na tiyak siyang hindi afford ng gaya niya. Pangsosyal at pangmayaman, masayang pumasok si Bianca sa store. Mukhang nanalo sa loto ang mukha. Tumingin siya sa amo niya, na katulad niya ay nasa labas pa ng store. Nakatingin na ito sa kanya ngayon. Gusto ni Arabella itong Irepan, pero nagpigil siya. Kahit anong sakit ng damdamin niya ngayon, ay amo pa rin niya ito. Sumunod ka, Arabella, utos nito, at saka sumunod na kay Bianca sa loob. Saka siya umirap ng nakatalikod na ito. Katulad ng utos nito ay sumunod siya rito. Love, di ba kahit ano pwede kong piliin, right? Nagniningning ang mga mata, na tanong ni Bianca sa binata. Tumango si Drake, give her everything she wants. Give even the most expensive one. Utos ni Drake kaya naman, mas lalong kuminang ang mata ni Bianca. Nakita ni Arabella na bamulong, si Bianca sa sales lady. Kikaibot-kibot ang labi na tumalikod siya. Ito po, ma'am. Tiyak na bagay ito sa daliri mo. New design lang po ito, at limited kaya naman swerte nyo po, dahil isa kayo sa nakabili. Sigurado na kayo ang may pinakamahal na wedding ring this year. Malakas na saad ng sales lady, na nakarating agad sa mga tenga ni Arabella. Nanlaki ang mata niya sa narinig. Ikakasal na ang mga ito. Para siyang pinagsakluban, ng langit, at lupa sa narinig. Umawang ang labi niya sa gulat. Nakatingin siya sa dalawa na nag-uusap. Halatang masaya ang mga ito, habang nagbubulungan na naman. Iniwas niya ang tingin, at tumalikod. Hawak ang dibdib, ay tumulo ang luha niya, na agad naman niyang pinahid. Ang sakit, ganito pala ang pakiramdam, kapag nasaktan. Parang dinudurog ang puso niya ngayon, sa sobrang sakit. Bumuga siya ng hangin at tumangala. Kaya mo yan, Arabella. Hindi ka mahina, malakas ka. Kausap niya sa sarili. Malakas siya, Leon ang palaging sinasabi niya sa sarili niya. Pero mukhang hindi niya alam, kung kaya ba niya ngayon. Iba pala ang sakit kapag heartbroken. Nakakapanghina. Pero bakit naman kasi ganun, ang ginawa ng amo niya? Pinaramdam na may halaga siya, na mahal siya, pero sa bandang huli ay hindi naman pala talaga. Demonyo talaga, lakas man trip sa nararamdaman ng iba. Gusto niyang takpan ang tenga. Rinig na rinig niya kasi ang boses ni Bianca, na tila ba iniinggit siya. Hindi siya galit kay Bianca. Naiinis siya dahil sa selos, at alam niya na wala siyang laban rito. Thank you talaga, love. Bunganga na naman ni Bianca, ang nangingibabaw sa pandinig niya. Hindi niya naririnig ang boses ng amo niya. Napipiyata sa sobrang saya. Hindi na lang sana siya sumama, sa mga ito. Nakakapagsisilang. Parang binuhusan lang niya ng alcohol, ang sugat na meron siya. Where are you going? Pidyol ng amo niya nang maglakad siya, palabas ng jewelry store. Babalik na sa sasakyan, Sir Drake. Nakayuko niyang sagot. Arabella, love, look at this. Hinaila sa braso ni Bianca si Drake, at may ibinulong rito. Nakita ni Arabella na natigilan ang binata, at tumango. Go ahead, Arabella. Magpahatid ka na lang sa driver. Nasaktan siya. Hindi lang isang beses, kundi libo-libong beses nang tumalikod na ito sa kanya. Kung pwede lang hilahin palayo kay Bianca, ang amo ay ginawa na niya. Pero hindi pwede. Manong, pakihatid na po ako sa mansion. Sabi ni Arabella agad sa driver pagdating sa parking lot. Sila Sir Drake at Ma'am Bianca. Tanong ng matanda, nalukot ang mukha niya. Busy pa po sila. Tipid na sagot niya. Tumingin siya sa driver, nang makita ang bahagyang pagngiti nito, iyong ngiti na tila ba ng asar. Kapag may nararamdaman kang selos, tapos wala namang kayo, naku ineng, mag-MP ka na lang. Tatawa-tawa na sabi pa nito. Mas lalong nalukot ang mukha niya. Sira ulong matanda ito, lakas mang asar. Broken na nga iyong tao. Hindi ako nag-iinom. Nakabusangot niyang sagot. Pagkarating sa mansion, ay tinapos ni Arabella lahat ng trabaho niya. Nagluto din siya ng pagkain, kahit may hinala siya na kumain na ang mga ito sa labas. Gusto niya kasing magkulong sa kwarto niya, at umiyak buong magdamag. Arabella, natigil siya sa paglalakad, nang tawagin siya ni Renz. Napansin niya ang pagbabago ni Renz, simula nang sabihin niya ang pagsama sa kanya ng amo niya,
at pagbili ng mga gamit sa kanya. Hindi na siya nito kinakausap ng matagal, palagi itong nagmamadaling umalis. Kaya nga nagtataka siya kung bakit. May nagawa ba siyang mali, kaya nagtatampo ito? Galit ba ito sa kanya? Malungkot ang mga mata ni Renz, iyon ang napansin ni Arabella. May problema kaya ito? Renz, may problema ka ba? Umupo siya sa silya, hinintay niya na umupo ito, pero nanatili itong nakatayo, at nakatingin sa kanya. Mukhang may problema nga ito. Bum antong hininga siya. Pareho silang may problema. Siya sa puso, ito naman ay hindi niya alam kung ano. Arabella, tumingin si Renz sa kanya ng diretso. Bakas pa rin ang lungkot sa mata. Mahal mo na ba siya? Kumunat ang noo niya. Sino ang tinutukoy nito? Kayo na ba ni Sir Drake? Basag ang boses na tanong nito. Nabigla si Arabella sa tanong nito. Bakit nito naitanong? Halata ba ang pagkagusto niya masyado sa amo niya? Bakit naman magiging kami? Hindi naman ako mahal nun. Dinaan ni Arabella sa tawa, ang sinabi niya kahit nasasaktan siya. Pero mahal mo siya. Natigilan siya sa tanong ni Renz. Hindi agad siya nakapagsalita. Bumakas ang sakit sa mata ng binata. Akala ko may pag-asa ako. Renz, seryoso kasi talaga ako sa'yo, Arabella. Mahal talaga kita, pero mukhang hindi ang tulad ko ang tipo ng mamahalin mo. Sino ba naman ako, di ba? Kinagat ni Arabella ang lobby. Nasasaktan siya ngayon dahil sa amo niya, at ngayon ay dahil din sa kaibigan niya. Para sa kanya ay kaibigan niya si Renz, hindi nalalagpas pa doon, ang kaya niyang ibigay. Alis na ako, Arabella. Ngumiti si Renz kahit halatang pilit. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Tandaan mo lang palagi, na kahit anong mangyari ay nandito ako para sa'yo. Sabi nito bago siya iniwan. Sorry, Renz. Naiiyak niyang sambit. Pareho sila ng kalagayan. Mahal niya ang amo niya, pero hindi siya mahal. Mahal siya ni Renz, pero hindi naman niya ito mahal. Kung pwede lang turuan ang puso, ay gagawin niya. Siyempre doon siya sa lalaking mahal siya, at hindi siya sasaktan, pero hindi natuturuan ang puso. Pumasok siya sa kwarto, at doon pinakawalan ang luha niya. Dati palagi niyang sinasabi, na hindi siya magmamahal ng maaga, dahil ayaw niya magayos sa nanay niya. Nagmahal ng maaga, at maling lalaki ang pinili. Pero heto siya ngayon. Nagmahal ng maling lalaki. Sa bagay, kung mamahalin din siya ng amo niya, ay maling babae din siya para rito. Umiyak siya ng umiyak, hanggang sa makatulog siya. Dumb ilat siya. Ramdam ni Arabella ang panlalagkit ng mukha niya, dahil sa luha. Kumukulo ang tiyan niya dahil sa gutom. Hindi pa nga pala siya kumakain. Alas 10 na ng gabi. Humihikab na tumayo siya, at nagpunta sa kusina. Natigilan siya nang mapansin, na may bawas na ang mga niluto niya. Ibig sabihin ay kumain ang amo niya. Akala niya ay kakain ang mga ito sa labas. Akmang magsasandok na siya ng pagkain niya, nang may tumikim sa likuran niya. Muntik tuloy niyang maibato ang sandok dahil sa gulat. Kahit nagulat siya, ay hindi siya tumingin sa taong tumikim. Bakit pa kung kilala naman niya boses pa lang nito? Tinuloy niya ang pagsandok. Kanina pa kita hinihintay. Hindi siya sumagot. Bakit naman siya hinihintay ng amo? Ah, para siguro linisan ang pinagkainan, sa dining table. Are you angry? Tanong ni Drake. Umiling si Arabella, kahit hindi siya rito nakatingin. You look so sad. May I know why? Ang ganda talaga ng boses nito. Malalim at malaki. Lalaking lalaki. Teka nga, bakit ba ang daming tanong nito? Look at me, while I'm talking to you, Arabella. Utos ni Drake. Pumikit siya at kagat ang lobby na hinarap na ito. Una po sa lahat, Sir Drake, hindi po ako galit. Pangalawa po, hindi ako malungkot. Bakit naman po ako magagalit, di ba? Bakit din po ako malulungkot? Gusto niyang ngumiti para ipakita rito, na maayos siya, pero hindi niya magawa. Ikakasal na ito. Isipin pa lang niya ang bagay na iyon, at parang pinipiga ang dibdib niya. Bakit naman ganito, ang lakas ng tama niya rito? Bakit ba kasi bigla na lang minahal ng puso niya, ang lalaking ito? Oo, gwapo ito, pero masama naman ang ugali. Malaki ang talong, pero masama pa rin ang ugali. Maganda ang pangangatawan, pero masama talaga ang ugali. Anong kagusto-gusto rito,
bukod sa gwapo, macho, at malaki ang talong. Gusto ni Arabella na pukpukan ng sandok ang ulo niya sa mga naiisip niya. Are you jealous, between me and Bianca? May pighil na ngiti ito sa lobby. Nilapag niya ang hawak na sandok. Saka pinaypayan ang mukha gamit ang kamay. Ako magseselos. Peke siyang natawa. Bakit naman ako magseselos, Sir Drake? May tayo ba? May tayo sana, eh. Paasa ka lang. Sabi ng isang bahagi ng utak niya, sumeryoso ang mukha ng binata. Napa-atres siya, nang lumapit ito sa kanya. How long, will you deny your feelings, Arabella? Masyado bang big deal sa'yo ang agwat ng edad natin? Tila nahihirapan na tanong ni Drake. Paano mo nasasabi ang bagay na iyan, sir? Ngayong ikakasal ka na, pumiyok ang boses ni Arabella. How about you? Hanggang kailan ka magsisinungaling sa sarili mo? Muli nitong tanong. Halos mabingi si Arabella sa lakas ng tibok ng puso niya. Paano ay sobrang lapit nito sa kanya? Nakatapat na ang mukha niya sa malapad na dibdib ni Drake. Hindi ako nagsisinungaling sa sarili ko. Tanggi niya. Mahina itong natawa. Really? Bakit ba puro ka tanong, sir? Kanina ka pa, ah. Saka anong sinasabi mo na nagsisinungaling ako sa sarili ko? Pinipigilan ko lang kung anuman ang nararamdaman ko kasi alam ko na hindi pwede. Eh, ikaw, bakit paasa ka? Ganyan ka ba talaga? Mahilig laruin ang damdamin ng iba. Atres dapat si Arabella para lumayo dito, pero hinawakan nito ang balikat niya. Bakit mo pinipigilan, Arabella? Bakit hindi pwede? Imbis sagutin ang tanong niya, ay nagtanong na naman ito. Ano ito, tanungan portion? Hindi siya nagsalita, maraming dahilan kung bakit hindi sila pwede. Maraming dahilan, at alam niya na makakaapekto iyon sa kanila balang araw. Sobrang layo ng agwat nila sa buhay. Answer me, Arabella. Bakit? Ramdam niya ang pagkirot ng dibdib. Bakit ba kailangan kita palaging sagutin, sir? Naiiyak na tanong ni Arabella. Just answer my questions, Arabella. Mahirap ba talaga iyon para sa'yo? Ganyan ka ba kamanhid? Inangat na ni Drake ang mukha niya, kaya naman magkatitigan na silang dalawa. Paano ako naging manhid? Eh, ramdam ko nga ang sakit sa pagpapaasa mo, sir. Sinubukan niyang iiwas ang tingin pero, pinigilan nito ang baba niya gamit ang kamay nito. Bakit ka nasasaktan? Umiyak siya. Sir, sarap mong pukpukan ng sandok. Hamikbi na siya. Nag-date tayo tapos sabi mo sakin. My heart is now beating for the first time, and it's because of you. Tapos malalaman ko ikakasal ka na pala. Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan, kung manhid ako? Ikaw ang manhid sa atin. Pinaglalaroan mo ang damdamin ko. Parang bata na umiyak si Arabella. Sana ay nilabanan pa niya ng husto, ang nararamdaman niya. Iyong tipo na hinding-hindi siya matatalo. Pero huli na. Masyado na siyang hulog na hulog sa amo niya. Mahal na talaga niya ito. Mas lalo siyang naiyak, nang yakapin siya nito. Yakap ba ng awa ito? Dahil hindi nito kayang suklian ang nararamdaman niya. I love you. Nanigas ang katawan ni Arabella sa narinig. Nabibingi na yata siya, dahil narinig niya ang salitang gustong marinig ng tenga niya. I love you, Arabella. I really do. I'm sorry for everything I've done. Pinahirapan kita, at sinaktan. I'm really sorry. Bakas ang sinseridad sa boses nito. Tulad mo ay pinilit ko rin labanan, ang nararamdaman ko. I fight because, I know that you're too young for me. Humigpit ang yakap ni Drake sa kanya. Pero hindi ko kaya, natalo ako. Hanggang sa hindi ko napapansin, na hinahanap-hanap na kita. Hinahanap-hanap ka na ng puso ko. I don't care about the age gap between us. All I care for now is my feelings for you. Maso yung bulong ni Drake. At dito na po nagtatapos, ang 12th kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.